Blacklist Rivals versus Kingpins. Game number 2, makabawi kaya ang Kingpins. Pero yan ay ating malalaman. Blacklist Rivals for their lineup. Azzy dito for this Atlas. Leviathan naman for this Jawhead. Riddler for this Yisan Shin. Zayn naman for this Lilia. At Kyla for Luyi. Yan. And for the Kingpins, Illumi for the Esmeralda, the Semi. For the Roger, Rave naman for the Kupra. Majo for the Kagura. And sino nga ba itong isa natin, kuya? Medyo malabo-labo lang sa akin for the Yuto. Bilang natin medyo mabasa yung name niya. Si so, Crown is back. Ayun. Don, the Crown is back. This, medyo malabo yung ating. Oh, eto na. Uy, ako ako. First blood ata. Lumi mo kung mabibigyan ata. Pero hindi. Relax lang siya, relax lang. Ah, makakatakas lang din si Shilumi, ladies and gents. For this 1 minute game time tayo, Shemi, dito, sumecure na lang din ang blue buff. On the other side, Blacklist Rivals, ganun din. Ang ganda dito ng pinapakita ng Kingpins, no? Yung Kagura nila naka-execute. So, talagang gustong bumerge dito ng Kingpins. At support style dito ang gagawin ni Majo. So, siya magiging position 4 dito, support mage roles na. Sa simula ng game, support ang galawan. Pero pagka tumagal-tagal na, nagta-transition na into damage output ng team ng, sa team fight. So, yun ang ibig namin sabihin whenever we say team, position 4, okay? So, eto na. Nakupo. Top lane, yes. Pwede nag-rotate, ah. Pero ngayon, ah, eto yung ito yung gameplay na masasabi natin na safe. Meron ako doon sa may top lane. Ako, Illumi, delikado ang kalagyan. Nakuha na naman agad. Exactly. Ng Blacklist International ang Kingpins na yun. Sobrang hirap nga naman. Pero another one, pasok in para kay Rave. Pero ayaw na. Bouncing ball pa uwi. Sabay disengage. Kingpins dito, kailangan makasagot sila ng first blood na ginawa ng Blacklist Rivals. Two-man rotation lang ang pinakita doon sa top lane. Ha? Napatay kaagad si Shilumi. Mhm. Ito sa middle lane na opo. Pero nako ah, hindi pa ata tapos yung laban natin, ha. Nakaabang na naman yung dalawa sa rivals doon sa may top lane natin, tingnan natin direct. Hindi, nakaabang lang talaga. Mukhang yun ata ang gustong puguin ng Blacklist yun sa may top lane, pero silip tayo sa may middle lane. Tamang clear lang ng wave or pa-item pa rin ng kuya semi natin. Medyo ano no, ito yung laruan na malamig, hindi katulad kanina na may nangyayari kada lane. Exactly. So, for this 3-minute game time tayo, mga kaibigan. Ayun, si Rave dito, pinasok na lang din. Mga bestie wap, hati ang buhay, but here comes the Dragon Dance. Crown is back, talaga magbabalik pa. Pero Rave has been taken down as well. Naku po, pa dalawang tank dito, tanggal na. Pero yun nga lang dito, si Yuzong lalaban pa. Kyla, disengage. Crown dito, tulay ng 5 katakas. Tama na din. 1-for-1 trade ang nangyari sa pat na daw. Pero hindi, si Zayn dito, wala nang buhay. Pero may black shoes pa naman. Relax lang. Hindi nyo basta-basta mag-burst. Pero sa bilang banda, si Lumi, calling out my name. Pero I'll be there, pero hindi na lang din. It's too late for that team fight na maka-backup for this Esmeralda. Tapos na ang boxing. Pero balik na lang din siya sa lane dito. For this Kingpins and the Blacklist Rivals, hindi nagkakalayo, mga kaibigan. Ha? So gold and sa kills, 3 minutes pa lang din naman tayo. Turtle, first turtle is still up for this game. As we can see here, doon sa my middle lane, Azin, Rave over the 1v1. Pero walang nagawa si Kuya Azin natin, kundi mag-back na lang din naman doon. Pero I think mukhang Rave is patient. Teka, wait ka lang sa akin, sinasabi dito. Pero silip tayo doon sa may top lane, mukhang may nagaganap atang suntukan. Direct medyo ibababa mo pa. Nakaabang agad. Yung ating Esmeralda sa ginagawa ng isang Jawhead natin. Pero dalawa na yan. Naku po, Jawhead. Tingnan natin ang mangyayari. Hindi. Disengage na lang din. Teka. Safe play tayo dito. Mahirap na eh. Delicate, ika nga. Pero ako yung suminangyayari ata doon. Sumibigyan natin ang yun. Naku po, mayroon din lang din. Dito tutuloy mga kaibigan. Relax lang tayo. Pero eto na. Yung first turtle of our game, kukunin na ng Blacklist Rivals. Napansin to ng Kingpins lang din. Crown is back. Ginamit na din kanyang ulti. Pero akala niya, lalaban siguro ng mga kampi niya or vumission lang dito si Yuzong kung ilan yung kalaban na nag-aabang doon. Dahil kung konti, pwede naman daw palagan. Pero eto yun nga lang. Naku po, talagang papalagan. Pero siya ang mamamatay. This time, hindi mga katakas. Here comes the backup. Yung Roger. And
kailan. Ako po, unang ang huling-huli, mga kaibigan, kitang-kita sa camera. Inuna na kagad, pero rave dito pa rin sa Atlas. Laban na, pasokin naman din dito si Shemmy. Susubukan mga ulit, mga prepper yun. Nga lang, tank ang inuuna niya. Crown is back, makakatakas ba? Shemmy dito, hindi pa rin nakaka-free hit, mga kaibigan. Ngayon pa lang, pero double kill na ang kalaban. Opa, doon, pangatlo na siya. Triple kill para kay Riddler, Gravity. Here comes Majo, Trisha. Riddler's been taken down. This is the backup, the real backup of the backup. Zayn dito, wala na lang din buhay. Double kill naman para kay Majo. Good answer for Team Kingpins, but Blacklist Rivals still on the lead for that clash. No. Grabe yung Akash na nangyari. Going na kapag-free hit si Riddler natin, and yun yung kailangang medyo bantayan ng Kingpins. Pero teka, saglit lang doon sa may middle lane, Illumi. Mukhang mabibigyan na ata, pero hindi. Nag-disengage lang din siya doon kasi dalawa nga naman yun. Ang nangyari nga lang kasi, going back to my thoughts, doon napatay sa ISS, malaking advantage pa din yun na for the Blacklist. Kasi ang sumasakit or nabibigyan ng kills is the ISS. Which is, masasakit yung mass damage niya. Ang nangyayari ngayon, kailangan pang makahabol ni Kuya Semi natin for that one. Kasi ang nangyayari kasi mas umaangat si Majo. Compare mo. Which is, kailangan kasi on set, dapat yung mga yin yung turn niya. Yep, pero tama ko dyan. Ayun pa, pasok in lang din naman dito si Majo. Shutdown lang, mga kaibigan. Lalaban pa din. Riddler, si Lumi, trying to escape. Naku po, 1-4-1 trade for that clash. Okay lang, walang problema. Si Majo dito, nakuha niya lang din naman yung ano niya, yung 4 kills niya dun nung nagbumakap siya sa bottom lane. Pero pinakakailangan mag-stand out dito si Shemmy. Sa bilang bandana. Opo, ayun, si Rave nabigyan na lang din. Tuloy pa din ang boxing kahit may Tore. Gina-gangster, lalaban-laban. Pero yun nga lang, hindi kaya tangkihin. Si Shemmy dito, naku po, mukulit-kulit, nangangalabit. Si Lumi, wala na lang din buhay. Di-disengage na lang. Pero yun nga lang, yung Kingpin's Tower sa middle lane, basag na, top lane, basag na din. And Blacklist Rivals on the lead. Pagdating sa gold kills at saka tower pushes. For gold, 3K, pwede na. 6-minute game time pa lang tayo. So, 7-minute item check. So, 5.1 para sa isang YSS natin. Compare mo sa 3.7 ng isang Roger natin. Gaya nga na sinasabi natin, kailangan pang makapag-item or kailangan makahabol ng Roger natin. Kasi siya yung pwedeng pantapat doon sa Blacklist. Kaso mo, hindi na pull-up ng maayos kasi mas lumalamang yung YSS. Mm-hmm. Kaya nga. Si Johed na papabayaan nila sa taas kanina pa, which is nakakuha ng objective. Exactly. So, mabilis ang galawan. Pero yun nga lang, si Leviathan dito trying to escape against the two members of Kingpins. Pero si Shilumi doon, numop. Kung sumakabilang bakod, si Jamie na delikado pa. Naku po, inahanap-hanap. Pero hindi lang nilalabanan. Ladies and gentlemen, muntik nang madali si Leviathan. Muntik na ding madamlay si Jamie doon. But here comes the backup. Buti lang din may backup ang Team Kingpins. Pero yun nga lang, yung Roger yata, mapupuntahan. Hindi, tumipi na. Kala ko pupuntahan nung ano eh. Nung Luigi. Pero for that, space created pa rin for Blacklist Rivals sa bottom lane, ha? Sa sobrang pressure na ng Kingpins, hindi na nila alam kung sino yung tatapatan nila. Oh. Yun yung napapagawin sa Kingpins. Ang layo na eh. Kumbaga, kanina si Johed yung problema ko. Kaya ang nangyari, doon sila pumunta. Pinabayaan naman nila yung bottom lane. Ang nangyari, nagkakaroon ng space and time. Etong YSS naman natin, na makabasag doon sa may bottom lane. So, exactly. So, sobrang pressure, hindi na nilalam saan lane kami papasok, saan lane kami pupunta. Exactly, tama ka dyan na person. Pero eto na, magkakakita lang din. Majo, dito napilitan na gamitin ang kanyang Ice Queen 1, pero mamamatay lang naman siya ng unang casualty for that clash, mga pre. Crown dito, nag-vision na lang, disengage din ang Kingpins na wala. Bigla, pinasok doon sa loob, naupo! Rave ka agad ang nadat nandun, Robby. Real quick, bumi-vision lang yung Kingpins, pero, ay yung Kingpins, pero pinalaga na. Teka lang, nangungulit kayo. Meron kaming panggulat factor at for that kitang-kita nila or alam nila, nalalamang sila pagka ginamitan nila ng ganung ano, ng ganung tactics na sa element of surprise, grabe. Yes, the element of surprise gaya nga ng sinasabi ni Jesus, and here Asi. Nakaw, abang na naman sa kung anong pwedeng kuhain or ito dito, pero nako talaga natin Majo. Kayang mabuhay. Pero kuha ng objectives dito yung Blacklist doon sa may top lane, and pwedeng-pwede na rin nila kuhanin tong middle lane ha, habang nag-aantay sila ng Lord. Kasi ano na rin eh, pwede na yung delicates na to for the Kingpins, pero nakumukhang si Crown is back, mabibigyan pa ng isa. Yun yung turn na ibagsak, pero hindi pa rin enough yung damage na binibigay ng isang Kaguran. Another one here sa
middle lane and mukhang kakayanin pa ata ng isa to, ha? Naku po, magpapasukin na lang din dito ni Azzy, mga kaibigan. Pero oop, nice setup play naman din for this Cupra catches 3. Pero look at that damage output coming from Louie, that vacuum, mga kaibigan. Shame, it's been taken down. Si Lumi mukhang mapapalag na lang din, but there's an ejector coming from this Joed. Patay pa din, mga kaibigan. Last man standings dito. Si Majo, mapapilitan na lang din. Double kill para kay Leviathan. At grabe dito. Meron pa ngang ulti si Kyla. Pwede pa niyang gamitin yung diversion. Ito na, ginamit na nga kanyang diversion, mga kaibigan. Paalis, sabay Mamba out naman din. Tuloy pa din ang boxing. Si ano lang palang umalis dun. Si Kyla lang ang gumamit ng diversion. So, disengage for that TP. Uy, grabe. Ataranta-taranta si Ate Kagura natin dun kanina, knowing na namuli siya ng bagsak ng payong niya. Yun yung kinamatay pa niya kung sakasakalo. Pero as we can see here, grabe yung pressure na pinapakita ng Blacklist sa Kingpins, knowing na ganito na naman yung nangyari sa kanila nung game 1. Alin na lang mapansin, halos yung Tore, gaya nga na sinabi natin, aantayin na lang itong Blacklist ng Lord eh. And then pwede na nila diretso yung clash. Nangyari kasi, gaya na sinasabi natin, hindi ko pa maramdaman si Kuya Semi natin. At same time, hindi rin makapag-set Kuya Raid ng maayos. Kahit sa akin, hindi ko pa rin na, di pa nag-online eh. Hindi pa nag-online yung Roger eh. Tingnan natin kung makakapag-online din naman to kagad, no? Ito na, Lord has been taken na dito kagad ng Blacklist Rivals, pero lalaban na lang din. Azzy running out of life. Naku po, pasok inaman din kay si Lumi. Yun na nga lang din, unang naging casualty. Mga kaibigan, dito yung tank ng Blacklist Rivals. That's Azzy. Crown is back. Talaga mapapaback na naman sa pagbibilang dahil patay siya doon. Double kill pa. Mega kill na rin naman dito kay Leviathan. Double kill dito para sa isang si last man standing doon. With a triple kill para kay Riddler, my friend. Wipe out at mo ang dinakailanganin ng Blacklist Rivals on Lord. Ito na, rektahan na lang din, mga kaibigan, for that. 2-0 tayo. Congratulations to Blacklist Rivals. No. Grabe, this Blacklist hindi na binigyan ng pagkakataon na makabawi yung ating Kingpins, ang ating...